Kung ikaw sa lagang, Mariela. Oh, wag na trabaho na. Ito sa Facebook at may mga tanong tayo mula kay Cheche Magbanwa. Basta ba may hika hindi tumataba, Dok? Does it follow? Well, may connection? Hindi naman siguro. It just so happen na pagka hindi ka ang pasyente, pwede nagkakaproblema sa pagsubo ng pagkain or pagkain, di ba? Pero yung iba kasi mga hikain pasyente, nag-steroids din eh. Di ba? Tinawin natin, may connection ba na kapag hikain ka, ikaw no, hindi wala? Hindi rin. That's necessarily follow. Marami akong mga pasyente yung may hika, ang tataba eh. Okay. Joseph Carbonilla, yung wife ko, hindi talaga tumataba since after manganak. Almost 2 years na rin. Nag-take naman siya ng vitamins and contraceptive pills. Ano ba ang pwede sa kanya? Aba, siguro kinakailan talaga. Alamin din natin mabuti, check-upin. Pero kasi nga, ironically, pagka babae nabubuntis talaga, tumataba eh. Diba? Kaya nakakagulat yung tanong niya, bakit after 2 years hindi pa rin tumataba? Siguro mas mainam magpa-check up na rin sa doktor. Mula naman kay Hilda, nag-text po siya, my son is 7 years old. Sobrang payat talaga. Lahat ng klase ng vitamins na try ko na. Nakaka-apekto yun sa pagiging super hyper kaya niya? Well, possibly po. Dahil nga po, nababurn na madalas yung kanyang po mga kinakain. Pero 7-year-old kasi, ano ba, tanong ko, na deworm na ba yan? Napurga na po ba? Okay? Baka mamaya po, puro empty calories or junk food ang kinakain ng bata. Kumbaga, maliri po yung pagkain, kaya po hindi tumataba. Jen Reyes. Si Jen Reyes, nag-test. 21 years old na po ako, ha? Ang weight ko po ay 41 lang. Ano, 41 pounds? Pounds or kilos? O, kilos. Hindi naman po ako pawisin. Saka hindi rin po ako araw-araw dumudumi. Ano po kaya ang problema sa akin? Doon pa lang, parang may problema na doon ng konti. No? Baka mamaya meron siyang internal or intestine problem. Kaya mas mainam po magpa-check up na rin. Kaparanggo, bakit ang tao ba dapat kailangan araw-araw dumudumi? Hindi, may mga tao kasi na everyday nag-move, nag-poops. Kailangan ba everyday? Days. Depende rin kasi sa bituka mo yan. Pero kung sa'yo na 41 kilos lang, okay, talaga underweight, baka kailangan natin check upin mabuti yung kanyang intestine. Baka dun yung sekreto, baka hindi siya tumataba. Ah, okay. Kanina ko, Dok. Magandang topic yan, ha? Magandang topic nga natin yung minsan, yung tungkol sa bowel movement. Ay, oo. Sige, Ate Bigo. At kanina nga, Dok, di ba, nanabanggit na natin yung exercise. Paano nga ba nakakatulong yung exercise to gain weight? Alam mo yung pagka kayo nag-exercise, lagi kayong gutom. Di ba? Tapos, yung resistance training po, nag-build yan ng muscle eh, nagiging maskulado ka eh. Diba? Nag-gain ka ng weight doon. At the same time, gaganahan kang kumain. Pero, hindi pwede madalas. Kung baga, ibig sabihin, like 3 times in a week lang, 30 minutes, 1 hour lang. Kasi pag sinaburahan mo yung pag-exercise mo, lalo na kung aerobics, no, ang gagawin mo, papayat ka lalo talaga. Pero kung more on resistance training, o lifting weights, nagbabarbell, nagdumbbell, diyan ka lalaki. Miss Judy, yung pagkain ba na nag-hasten ng paglaki ng muscles? Yung mga pagkain ba specific na itong pagkain na to for muscle building ito? Like yung mga high protein po natin, kadalasan yun po yung pang body. Like yung chicken, yung mga meat natin, mga... Actually, ang pag sinabi ng protina, hindi lang naman yung mga chicken, yung mga karne o yung isda. Pwede rin po yung mga nuts natin. Yung mga munggo natin, mga sitaw, yun. Chicken ba yung tofu, tokwa, o soybeans. Yung chicken ba chicken skin? Hindi po. Pero mainam siguro magpatingin sa doktor kasi baka naman mamaya yung uric acid ang tumaas. Yes, opo. Actually, katulad po ng isang study na nabasa namin, ano, na yung parang misconception about the uric acid kasi katulad po ng mga matatanda po hindi lang kumakain ng munggo or dried beans or nuts. Base po dun sa pag-aaral yung sinasabi, yung mga nuts natin meron siyang purine na tinatawag, di ba po? Pag high ang purine, yun po yung nagkukos ng uric acid. Pero ito pong mga nuts natin, since plant-based po siya, meron din po siyang purine pero napaka-measured konti compared po sa animal sources katulad po ng mga meat natin, mga internal organs. So yun po yung mas makakakain kapagpalakas ng uric acid. Dok, paano mo i-distinguish ko na dagdag sa weight mo ay fat o muscles? Aba, kinakailangan po, pagka nag-gain ka ng weight dahil sa pagmamuscle, bawasan mo rin yung pagkain din po ng mga matataba. At the same time, ang maganda po sa exercise kasi, yung mga unwanted fats mo dun sa unwanted sites, nababurn yun pagkatama ang exercise program mo. Okay? Now, at the same time, sabi ko nga po, kailangan talaga masustansyang pagkain, vegetables, fruits ang iyong kakainin para naman po talagang maging healthy at mataba ka in the right place. How much fat ang kailangan po ng katawan?
Well, kinakalculate namin yan. Depende sa yung ginagawa sa army. Calculation yung ginagawa po yan, ano? Meron kami kasama sa atin, yung may practice, yung diet, 50 to 65 ang may activity pa, types of activity, meron pong protein, lalo ako, kung diabetes ang practice ko, dapat kung may renal problem, may kidney problem, hindi pwedeng taasan ang protein. Mm-hmm. Yung mga ganun. Kung mayroong mataas yung cholesterol, hindi pwedeng mataas yung mga cholesterol na kakainin. Mm-hmm. Kinocompute din po namin yan. So, kailangan doktor. Mm-hmm. Hindi ba pwedeng po sila ang mag-test ng katawan nila? Ilang prosyento dito sa katawan ko? Halimbawa, nag-dina ako. Mm-hmm. Kasi gusto ko magpataba. Ilang prosyento kayo dito yung taba? Ilang prosyento yung meron pong diet prescription na ginagawa sila. Mm-hmm. No. Pwede po ako mag-add. Katulad po nung, di ba, since halimbawa po yung mga bodybuilders natin, tendency po, di ba, pag nag-gain po tayo ng lean muscles, tendency bibigat po tayo. So, di pag tinignan mo po ang BMI, sasabihin mo, ay naku, kasi meron po kami na-encounter na isang patient na client na gano'n. So, sabi na, naku, paano yun, overweight na po ako, pero actually, you are building lean muscles. So, meron po kami iba pang panukat or indicator na tinatawag aside from the BMI. So, meron po tayo tinatawag na waist-hip ratio. Waist-hip ratio. So, susukatin po natin yung waist and then hip. Kasi katulad na nabanggit ni Sir, ni Doc, na yung, doon mo makikita yung proportion ng mga fatty tissues. Kung paano yun? Susukatin po natin yung waist and then the hip. And then, i-divide mo po yun. So, meron pong mga waist divided by hip. Waist divided by 2, ganun? Opo. Yung halimbawa po ang waistline mo 24 in centimeter. Centimeter po. Inches po kasi yun. No? Dapat centimeter. Yes. Okay, to convert mo po ito in centimeter. And then kunin mo rin po yung hip ratio mo. And then i-divide mo po ba ito. Tapos halimbawa po sa lalaki, pag more than hindi ko po masya 1.0 more than ka po doon, you are already overweight. Kasi ibig sabihin, yung mga fats mo nandito na ka, yung visceral fat. Yes, visceral fat. Kaya kailangan talaga maliit ang bindin. Mm-hmm. No? Kasi nga po, pagka mas malaki ang waistline mo kaysa sa iyong hips, mm-hmm, di ba, mag more than 1 ka ron. Di ba? Isang palatandaan nyo na baka yung mga taba mo nandito, visceral fat. No, which is dangerous. Dok, paano yung sa ano, pagpapapayat, di ba? So, paano mo naman malalaman based on your waist to hip ratio kung sobra ka ng payat? Meron rin ba? Meron din. May mga sukatan din kami ginagawa. May mga caliper. Yeah. Sukatan din po ginagawa yan. Oo. Talagang medyo scientific po. Kung magiging meticuloso tayo para malaman natin kung underweight ka, kung normal weight ka, talaga, may mga sukatan na ginagamit din po dyan. Iiwasan mo ba yung mga strenuous exercise, yung mga mahihirap, kung gusto mong magpataba? Kasi hindi ba, like, ako ang ginagawa ko, cardio. Hmm. Takbo. Iyan siguro na kaya ka nag-lose ng weight. Diba? So ngayon, kung gaining ka naman, what do you do? Yung resistance training na sinasabi ko. Dito yung talaga. Pagbubuhat. Yung katulad kanina, meron ako nakita doon na ipapakita. May ipapakita. Ayun, maganda yun, diba? Yung resistance training, kinakailangan mo ng konting puwersa. No? So, dito yung dumbbell, barbell. Akala ko para sa firmness yun. Not diba, only firmness. Para lumaki ang mga muscles natin. Oh. So, depende rin sa repetitions. Mm-hmm. Ganun yun, ano. So, meron toning, meron rin pampalaki ng katawan. Eh, magkukonsulta na kayo sa fitness expert dyan, ano. At tamang-tama naman. Pinag-uusapan natin yung exercise. Kung bakit hindi natin subukan itong nadiskubre ni Pia Pastor na magpunta po siya sa Plantation Bay Resort sa Cebu. Bakit sila pumupunta sa Plantation Bay, partner? Ano, iiwan sila, no? Naku, hindi nila makakakalain. Pwede palang mag-exercise gamit yung lubid, ha? Yeah, hindi nalagay. Kadalasan nakikita natin ang ganito kalalaking lubid sa mga pier o daungan ng mga barko na pang-angkla ng mga boat. Mabibigat na lubid ito, pero pwede palang gamitin pang-exercise. Ano po itong battling ropes na exercise? This is an anaerobic and aerobic exercise at the same time. It develops your shoulder strength, arms, saka chest na rin. Kahit sinong athlete pwede siya gawin, like mga MMA fighters, mixed martial arts,
and other sports as well. Pwede rin siya sa babae. Kaya nga may maliit eh, ito mas malaki. You can do it 3 times a week, a minute or so, pwede na, kasi hindi ka rin tatagal dito. Masyado siyang demanding. The waves you create with the ropes has resistance. So you're creating the tsunami effect of that. So you're creating, then you're sustaining the momentum. So you're struggling with the ropes, momentum. Typically, siswing mo lang yung arms na nito forward. Alternately, to create the waves. Now, to increase the resistance, pwede mo siyang bilisan. And to create a cardio effect. Then you can do it simultaneously. Hindi siya masyado sa legs. It's for upper body strength. And core as well. Pwede rin siyang pahigot. And papasok. For ano lang siya variety. 12 kilos ang bigat ng ropes na ito. Biruin nyo kung gagawin nito 3 beses sa isang linggo, na tone na ang upper body muscles nyo, na build pa ang strength ng inyong katawan. Ruben, akin yung mga kabli dyan ng ano, ng camera, akin na kabli. Subukan natin pa ito kung kaya ko dito lang laki yun, diba? Ito kaklingal yan. Kaya ko pala malas yung katawan ng mga kargador sa pier. Hindi ba ganyan yung mga hinihila nila nila partner? Pero talaga nakakapagod. At kahit mabilis mo lang sa gagawin, maganda yan for the body. Okay, Bindo. Punta na tayo sa pier. At ano yung mag-develop do? Dito lang upper body. O paano yung sa ilalim mo naman? Siguro another form of exercise na gamitin yung rope. Oo, depende yan. May mga program naman yung ginagamit. Kumalun-talun ka naman. Oo, ay kailan pag jumping rope, loosely. Oo, hindi, ibang klaseng program. Baka may resistance training, mga ganon. Nakapulot-pulot ito yung malaking rope. Tapos medyo parang i-stretch. Ganon, depende. Program. Sige, anyway, may mga text questions tayo, partner. Pero maya-maya, bibitin natin ng konti, ah. Magbabalik pa po ang Salamat Talk.